Ma'am sir, ngayon tuturuan ko naman kayo kung paano yung tamang pag-adjust ng clutch para sa Raider 150. So ito nga pala yung ginawa natin kanina ng Raider. Yung nagpalit ng lining. Then kailangan pag mag-adjust kayo ng clutch, make sure muna na nakasagad yung adjuster dito. Saka yung adjuster sa may baba. So itong adjuster na to, make sure lang na pareha muna silang nakasagad ng adjust. Then pwede kayo mag-adjust dito sa baba, saka dito sa ibabaw. Pero mas maganda, isagad nyo muna yung nasa ibabaw, then try nyo mag-adjust ng kalahati muna dito sa pinaka ilalim. So, sa baba muna tayo mag-adjust. Then, yan. Makita nyo, umangat na siya. Ginagawa kasi namin dito, yan, kinakalahati lang namin yung adjustment. Tapos, pagayari mo may adjust dito, dito ko na maghahabol sa susunod na pag-a-adjust. So, medyo kulang pa sa adjust, then dito ko na maghahabol. So, adjust mo lang to dun sa pinaka saktong timpla na tingin mo eh okay sa'yo. So, yan. Dapat lagi itong may pre-play na 20 to 30 mm para hindi tukod yung clutch. So, tingnan nyo dito, yan. So, ayan na yung standard. Pero sa mga iba kasi, medyo binababaan nila yung pagtimpla nito para konting bitaw lang, nakaarangkada agad. Yun nga lang, ang problema nun, hindi masyadong nakapress yung lining mo. So, ang mangyayari nun, tukod sa lining, madaling masira yung lining, mauupod. So, mas okay talaga na naka-standard na yung pinaka-adjust niya. So, pag okay na, etong isa na to, yan. So, ayan. Ito yung pinaka-lock na. Ayan. So, ilalock mo lang din to. Ipitan mo lang ng kamay. Pwede din plies, pero okay na yung kamay. So, ayan. Okay na yung adjust dito. Then, pagdating dito sa baba, to, kuha ka lang din ng G's. Tapos, ayan. Higpitan mo lang. So, so, ayan. Mahigpit na. So, ganun lang mag-adjust ng clutch ng Raider 150. So, maraming salamat. Ride safe.